on the buff. Ay! Grabing pagmamahal to, ha? Napanood ko to, Beam. Naalala mo, nanood tayo ng team follow-up para sa finals, di ba? Yung healing galing, super-duper ambulance of the universe. May movement speed, merong ambulansa galing dito kay Estes. And just so happen na iba lang yung kanilang core hero. Usually kasi Aldous, di ba? Yung nakita natin that time. Pero ito, Granger. Ang hirap pulihin ito. May movement speed plus may debuff slow ang kanilang Rafaela. If ever i-snatch him. Sino bang hero na pwede mang snatch dito sa likod? Iniisip ko nga, Brody sana. Tingin mo. Para sana sa side ng Wangdu. Kasi meron na silang Claude agad eh. Pero yung ambulansa, no, Prof. D, medyo mahirap nga naman pag ganun yung gusto nilang i-proc dito. Especially, maaari sa maaari, aantayin lang ni Nikolai if ever siya nga yung gagamit itong Rafaela noon na mag-commit ng Blazing Duet, itong Claude, and then doon niya ikakasay yung kanyang Holy Baptism. Sabi ni Loli, Chopolo, na-delivery ka. Swing yan. Hindi ako madadaan, Chopol, sa delivery. Alam mo yan. Kung sino ang hari ng delivery sa atin. Delivery lang ang puhunan. Oo. Eto na, para sa ating game number 2. Titignan natin kung sino ang magnanalo sa dalawang cooper na to. It's either Team Wagdu of Team Payaman. Beam, number 4 ng ano to? Si Chester. Number 4 ng Pampanga. Hindi pala nagbibiru to si Chester, no? Ikaw ba kanino ka papapabor sa ganitong lineup? Actually, for this, no, hindi ako mag-after doon sa ambulansa tandem. Mm-hmm. Dito sa mayroong Bialance, dito sa may side ng NXP, Wangdu. Kasi feeling ko, sabi ko nga kanina, Zohed can set the momentum. And mukhang feeling ko, Profi Seminar to eh. Kasi meron ding Uranus at saka si Sagitno yung gagamit. Oo nga, alam mo kung makakuha lang agad ng maagang Phantom Scarlet, ang isa sa mga member dito ng Team Payaman. Eh, malaking upper hand. Eto, let's see para sa the game number 2. Again, this Team Payaman versus Team Wangdu. Early item check tayo para makita natin the early movement as well. Rotation, Jabba Walkies, dalawa, tag-isa sa bawat kupunan dito. Ganun ba ang gagawin ulit ng atake ng Team Wangdu? Clear gitna, liko sa buff. Habang yung kabila, sinasapo nila. When I say sinasapo, tinutularan nila. This is the mirror movement. Kasi nga, mas maganda idea ng Team Wangdu. Getting that joint, mas madali ang kanilang farming pagpasok ng jungle cry. Talagang mirror na mirror yung ginawa nila, Prof. Kita mo kanina, nag-commit na nga ng flicker itong si Tu, yung ating Estes. At the same time, nag-commit din ng flicker si Van. Naghabulan sila ng bahagya. Pero look at that, Nikolai masyadong agresibo. Hinahabol niya nga si Van dito. Alam mo naman, pag masyado ka-agresibo, kailangan ay merong pag-progress or maging progresibo. Hindi pwedeng basta-basta chepi-chepi lang. Kailangan, you are after the trade. Eh, speaking of trade, mukhang may gustong magkapeltukan dito sa may orange buff. Nakuha pa nga ni Sagitno, kaso dinikitan siya ng isang mabilisan ni Fen. Look at this glue. Talagang matik ang kanyang pagdikit. Sagitno, makakapag-back away naman yan with its transcendent ward or tatalon lang din. Nakakuha sila ng first blood dito for the side of Team Payaman. Pero kapalit nito yung pagdakaw ng orange buff nga na binabanggit dito ni Bibim. Getting that orange buff for the next 140 seconds to be exact, eh babalik na to. Hindi, joke lang. Hindi ko alam kung ilang segundo yun. Kasi kung kinuha niya kanina, minus 20 all over V times sa velocity. ang dami mo lang kalkulasyon na nagaganap dito. Nakabawi! Etong top lane na si Chester, ako pina-first blood niyo kuha. Eto na, may second blood naman eh. Nikolai, bang! Arrow dito. Mag-connecta yung arrow niya dito. Nikolai, medyo in a bad situation. Look at that flicker being committed. Sabi naman ni Tu, I got you. Kasi nandito nga naman ako, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Ganun na nga yung sinabi niya, John Leonard would commit that rondo. Sasalihin lang naman ni Van to. Hindi pa masyadong masakit for quite some time yung Granger natin. Pero speaking of sakit, mukhang si Kaysen sabi niya, kung siya di masakit, ako, makikipagsakita na nga ako dito sa turtle. And considering it, mukhang medyo malilate yata sila na magpasok. And look at that ejector being committed to Nikolai. In a bad situation, wala nga siyang flicker. Pero sabi naman, aanin mo yung flicker kung meron naman tayong ultimate ambulansya. And look at that sa gitno, hinahabol na nga nila Kaysen. Mapipigilan ng kanyang pag-recall. Pero sabi nila, wait lang muna. Wait a minute, kaping mainit. Kasi nakuha na nila yung objective eh. Might as well, kalmahan muna natin.
Oo. Oh, ano lang kayo dyan? Easy-peasy lang muna. Sho, against a two-man rotation or two-man potential gank for the side of Team Wangdu, maiiwasan na to. Umaabante ang Team Payaman onto the bot. Kinsulit nila yung ginto dito for the next 2 minutes. Aabante na dito, Bin. May pag-abante. Pero may pag-contra rin naman. Masyadong malalim ang kinomit nga ni Fen dito. Ejector will be committed. Kaso sabi niya, tamang split-split, sticks-sticks lang. Kayang-kaya ko yan. So nag-back away lang din dito si Fen na nag-mistulang Juicy Lemon. Alam mo naman pag Juicy Lemon, eh, matik mag-win streak yan. Tsaka powered up yung kanyang pagtakas kanina. Pero speaking of pagtakas, mumundi ka na nga. Hindi makatakas ito doon sa mga galamay. Or etong araw na nga na i-commit ni Chester. Pero Chester, the bad situation. Dahil mo ang makakiting siya dito. 3v1 ang makokommit. Pero sabi nila, wait a minute, John Leonard, hindi na naman niya masesecure yung kanyang orange buff. Atras after atras, and umaabante naman dito ang Team Wangdu. Sumesecure lang naman ng easy peasy safety place. Kasi nga meron silang ambulance eh. Kailangan ito yung ano, ubi strategy. Mukhang mauhuli dito, Bim. Na. Pero hindi yata ang kakaganon, Profi. Sabi naman kasi nung sumbak, kahit na yung pagsumpak-sumpak ka dyan ay hindi man tatarak, pang ano yun? Greatest wall of barrier of China. Kita mo yung meteor shower niya, hindi nag-connect ah. Pero ano, diba, nahati sila, hindi sila nag-commit lahat. Pero mukhang eto, hindi na nga sila mahati dahil apat ang susunggab para naman dito sa may turret. And look at that, Nikale drawing the front line. Si Chester mapapauwi ng bahagya. Pero andito na nga yung cruise ng Kalbaro. Pero look at that, Chango with that meteor shower and the ejector coming from Van. Would be committed, John Leonard, the bad situation. And look at that, dahil mapipigtas na nga ang kanyang buhay, si Sagitno, nilagutan na naman siya ng hininga. Look at that play coming from Van, that locking movement. Ito yung mga nagagawa ng ano, ng talaga mga pro player. Alam nila hindi lang yung sino yung pinakamalapit. Rumekta siya dun sa pinaka-core hero. Ginamit lang niya yung pagpindot niya sa Ben dito yung ano eh. Nandito yung pinaka-hero na to. Nilock niya, ejector, kinuha nila mismo ang core hero. Makukuha na rin dito si Sagitno at hindi siya nasa gap ng mga upwards niya dito. Turtle is already up for grabs. Aabante pa rin dito ang Team Payaman. Abante, ang gusto nilang gawin, considering na nasa kanila nga ang momentum na sinasabi natin, Prof. B, kasi meron nga naman silang ambulansa. So, syempre, kapag meron ka ambulansa, hindi mo na kinakailangan umuwi pa. At tingnan mo nga to, dahil yung turtle, masesecure na nga ni John Leonard, mapagmahal. Pero doon sa may top lane, walang nagmahal. Kasi iniwan nilang mag-isa yung tore. Wala na nga talagang tuluyang dumepensa. Pero mukhang 3-man death, walang mangyayari dito sa may bottom lane, as we are going to have a 3v3 situation. Ejector will be committed and John Leonard, medyo bad situation. At siya na nga ang mapipigtas. And look at that, Kazen doing the kiting. Plus Nikale in a bad setup, and there you go, a double kill para sa ating Claude. Kasamahan mo pa ng konting bonus kasi mumuntikan na rin targetin itong tower. And yes, there you go, another tower would fall sa side ng Team Payaman. Pero ito na, mukhang nagkakaamuyan lang dahil si Chester nagpapanggap na damo. Sabi niya, andito ako, pero hindi, magpapanggap akong damo, sabay sasayaw-sayaw lang ako. Yung survival mechanics kasi ng isang ranger eh mababa compare sa mga ibang hero. Tulad niya, tira mo, going in Shaman Force, nilapag niya dito, Bin. Bakbakan. Shaman Force together with Blazing Duet and BMI out. Ang kokomit na nga ni Kazen, pero look at that unstoppable force. Kinomit na nga rin, nagkapunita na. Pero sabi nila, meteor shower right in your face is enough. It's more than enough already. Tapos isang bullet na nga lang ang kinasa ni Kazen. Masyadong full clip, liglig, siksik, at umaapaw ang bala na meron yung Claude natin. At hindi na nga siya napipigilan with a score of 3-0-2. At talagang hindi ka mapipigilan kapag uminom ka ng Juicy Lemon. Kasi matik, magpa-power up ka at mag-win streak kapag nag-Juicy Lemon ka. Pero dahil nga doon, yung Juicy Lemon natin na si Fen, nananabunot, tinatangay na dito yung Chango. Mukhang bad situation para kay Sumpak. Sabi ni Sumpak, teka lang, eto na ang ganti ng upkeed. I'll meet your shower. Kahit nito sa likod mo, ipoproko para kay. Pero look at that domain of the moon, guys. Ikokomit na nga dito ni 2. Napispatan na nga at napisat na nga si Chango sa Gitno for the tag. 3v1 setup, Holy Baptism will connect. Pero this is Sir Uranus, hindi mo siya agad-agad mapipingas. Pero Prof. B, makunat sa makunat dito si Sagitno. Pero meron na nga bang pang-counter ni Gate ang Wangdu para sa ambulansya setup na meron ng Team Payaman?
tinitingnan ko, as of now, wala. Ang pinaka-idea lang to counter that kind of lineup or somehow sustain is the DHS, pamber sa mga malalaki ang buhay dito. Tsaka ang ginagawa kasi ng, ano, no, ng Team Payaman, eh, nagsama-sama. Tsaka nag-isip-isip po na sila dito. Together with that, bubuo sila dito ng plano kung paano sila kukuha ng bigger objective. Tulad yan, di ba? Saka sabi ko lang, sama-sama, isip-isip, and that's the result, naka-pick off sila ng isa for the side ng Team Payaman. Talagang kung merong ultimate bonding experience yung Team Payaman, Wangdu might as well, they can do that and they can back it up. And look at that flaw, dealing enough damage. Ooh. Plus the ejector would connect this Glumonyo. Look at that, dahil napisat na nga siya dito, nandun mismo siya sa dulo ng cross ng Calvario. Plus another objective would be committed or would be secured by Team Wangdu dahil yung middle turret ng Team Payaman medyo paubos na. Condition wise or comeback potential for Team Payaman, sino pa nga ba ang kanilang pwedeng asahan? Kailangan nila asahan dito, not the team itself, but yung pagkakamali na pwedeng gawin dito ng Team Wangdu. Bakbakan na dito, Beam. Eto na. Yung pagkakamali na sinasabi mo kanina, medyo sila yata ang nagko-commit. Look at that pen. Beam, committed na nga kanya. Split ejector. Wood connect. And look at that. Hindi na nga siya nakapagsabono dito. Cross ng Calvario. Yes, mailalapag. Kaso sabi nila, wait lang, kinakailangan muna natin mag-back away. And look at that. Ang sakit. At lumalago na yung langit-ngit na nga dito. Parang langit-ngit sa isang pintuan na pag binuksan mo, magkikrik. Pag nag-krik yun, matik. Merong mumu sa gilid. Pero yung mumu, parang si Selena. Kita mo, si Selena, from the corner, mag-ispat lang siya nung kanyang abyssal arrow. So, ibig sabihin, hindi ka pwede pa-chepe-chepe. Hindi pwedeng pa-ispat-ispat ka lang dyan. Kasi right on the spot, pwede kang mategi, Bells. Ayan yung nagiging resulta kakapanood ng FHM, eh. Filipino horror movies. Diba? Yung mga pagka naglalagit-ngit yung mga pinto, eh, matik, may multo na. Tinan mo naman to, minumulto ng kahapon, inaaswang ng ngayon, maabante na dito, Beam. Arrow will connect. Ito na nga yung arrow kumonekta at plus the tag coming from that blazing duet. And there you go, Nikolai won't be able to see another day. May pagsabon at bahagya coming from this juicy lemon na si Fen. Kaso sabi niya, teka lang, saan ko siya dadalin? Kasi nga naman, yes, masasabunutan ko siya, kaso enough damage, parang wala pa yata. And speaking of that, pagwawala, mukhang magwawala na si Van together with Kazen onto this Lord. Even though this is not yet a luminous one, this is really going bad para sa side ng Team Payaman. Kasi wala pa ngang Lord na medyo nahihirapan na nga sila. Might as well kapag naispatang ka pa. Nikolai, yes, nahil siya. Kaso hindi na nga nahabol yung damage na binibigay ng Wangdu. They are not in a good situation as of now. Flicker would be committed by Fen, pero hindi na rin siya maso-survive. Hindi na siya makakaligtas with that blazing duet in your face. And look at Shaw. Showtime na nga dito, pero look at that blessing of the moon. Guys, si kokomita nga dito nito, pero another one would fall. And that would be Sagit no, na masyadong napalalim na nga dito. Look at that flicker being committed. Si Van, yes, advance lang ng advance. Kaya pala ang pangalan niya ay Van. Kasi advance. Ganun nga yung ginagawa niya dito. Tingnan mo, ejector i-commit niya. Nikolai, mag-flicker papasok. Pero holy baptism! Nakaabang agad kay Van. The moment na na-prop ang kanyang immortality. Here comes the tag and the setup. Magkakabol sila. Pero sabi nila, teka lang muna. Masyado masakit. Look at that. Nikolai, na-bait siya ng bahagya. Blazing duet. Co-connect na pa yung arrow. Pero hindi na muna sila mag-commit, Prof. B. Mukhang mumunti ka nang matapos ang buhay ng Team Payaman. Ooh. Nakaligtas dito muna for now ang Team Payaman. Kasi nga, sabi dito ni Nim si Van, eh, mismong si Advance. Grabe rin kasi si Van magvantay ng kanyang mga core hero dito. Getting the upper hand with the Johan 0-2-10. Pinapakita natin dito na lagi siyang nakabantay for the setup, for the counter, even i-rescue or iligtas ang kanika nila mga kakampi dito while si Chester talagang yung mga arrow niya kumukonek na parang sniper. Eto na guys, and ginagawa dito ni Sumpak Wangdu yung kanyang linear damage. Si Pen sinalat ng biyaya. Eto na, siyakala niya Christmas time na, sabi niya it Christmas time, kailangan buksan mo na ang iyong regalo. Eh, hindi niya alam yung pagbukas niya. Eh, hindi naman pala santo yung laman, kundi impacto. Ganun na nga yung nangyari doon. Medyo para siyang namamanig, no? Pero tingnan mo nga naman yung tag setup na kinokommit ng Wangdu. Yes, the moment na napilasan sila ng dalawa, they can still back it up. They still have that tantamang damage coming from this Kazen, coming from the Claude. Even yung tanker, they have Sagitno, they have this Uranus. So, hindi sila natatakot
with any threat na manggagaling dito sa Team Payaman, Prof. B. Meron na rin pala kayang ano, eh, necklace of Durance. Eh. Kung titignan mo yung item dito, moving for a lightning truncheon, ang isang Selena dito, once na tumama, ang araw neto makatipas sa makatito. Ganon yung mismong damage na inaabangan natin. Oo, tumara. Ibig sabihin nung kasi pinagsamang tumama tsaka tumara. Yun yung meaning talaga ng tumara. Eto na guys. Tignan natin kung paano mangyari kung magnanalo na nga ba ang Team Wangdu o makakabalik ang Team Payaman. Mukhang hindi pa nga yata sila magkakaroon ng magnanalo. Kasi nga naman, yung ambulansya setup niya nga nalilito dito, eh medyo nagiging pulado. Pero tingnan mo nga naman, yung Blessing of the Moon Goddess, co-commit, and look at that fan, i-co-commit na rin ang kanyang pagsisplit-split. Medyo hindi sila nakakapag-go for the trade at the moment, Prof. B. Ano ba nga ba ang kinakailangan gawin ng Team Payaman? Medyo nakakasurvive sila ng bahagya, pero knowing that the Lord would respond in such a time of 40 seconds, eh kinakailangan sa kailangan na kailangan nilang ispatan at kunin to. Ang pinaka-idea lang dito ng Team Payaman, usually, try to clear first the wave and i-contest ang next lord dito na lalabas within 24 seconds. And yun yung pinaka-upper hand dito kasi sama-sama jutsu na sila eh. Ang maganda lang sa ginagawa dito ng Team Wangdu, etong si ano, si Sumpak, di ba? Pinapakawalan niya yung meteor shower. So yung ambulance or somehow yung mga devotion na tinatawag natin yung linya ng isang healing galing or nung ambulansya nito nito na napipilitang umatras na puputol yung mga kwerdas sa dibdib nito mga hero ng Team Payaman. Now, ang gagawin dito talaga ng Team Payaman, eh, maaari nilang ikutan. Tulad niya, may pag-ikot na magaganap for the Team Wangdu. Umaabante lang sila, umaabante. Inaabangan nila each and every point ng Team Payaman. Pero mumundi ka na nga malagutan ang entrada ni Nicole. Pero eto na nga, on to our Lord era, 3-man setup. Pero wala tayong pag-reply na nakita. On to the contrary naman, para sa side ng Team Payaman, mukhang hinayaan na nila. Sige, sa inyo na. Inyo na yung Lord. Kakayanin pa namin ito. Pero yun na nga, Prof. B. Mukhang sama-sama tayo, Meta. Gagawin din ng Team Wangdu. Plus, the fact na itong ating Selena, si Chester, lumilihis siya ng bahagya. Yung mga ganyang pachepi-chepi, patago-tago niya sa mga bushes, nagko-connect at nagko-connect kasi yung kanyang abyssal arrow. Connect lang ng connect para sa side dito ni Team Wangdu. Eh, nakakaramdam kasi sila ng kanilang mga momentum dito. Tingnan natin kung paano makakabalik ang Team Payaman. Ito na ang Enhanced Lord B. Ito na nga, papasok na yung Lord. Hindi na nga niya kinakailangan pang tumalon at sino nga ba ang kakahol sasagot. Pero ito na nga, look at that meteor shower and blazing through and being committed. Kazen, iko-commit na nga dito sa may gitna. May pagsabunot coming from Fen kasi mga repa niya abalang-abalang nagde-defensa. Pero si Kazen mamamatay. Tinangki na mismo yung tore na siya na nga ay nalagutan ng kanyang buhay. 5v4 situation. This is kind of going bad para sa side ng Wangdu. Pero look at Sumpak. Talagang umaabante lang siya na umaabante. Yung araw kumonekta si Nicolay na lagutan pa nga ng hininga. 4v4 ang magaganap. Pero abalang-abala sila mag-clear ng minion waves. As the Jector would be committed, si Tu ang inaispatan na nga dito. Pero sa gitno, sinasalo niya lang lahat ng bullets. Bulitas kasi dapat yun. Lahat ng bullets coming from John Leonard. Sabi niya, anong nangyayari? Pero tingnan mo nga naman dahil andito na si Fen. In-ejector na rin. Sabi nila, Fen, dyan ka magmalagkit-lagkit. Tingnan mo kung sino magkakasakit. 4v3 situation. Nagbabakawin na nga sila dito. Si Van in-ejector nga yung isang minions. Pero sabi ni Van, sabi kasi ako yung kinakailangan mag-advance. And look at that, dahil si Sagitu makakapag-survive pa. Samantalang si Kazen, sabi na, teka lang pre, orange buff muna. Alam mo, habang nag-rap skills ka dito, naaliw ako sa comment section, kaya ako natutuwa eh. Naging ano daw to, Juicy Legends Flip Top Edition. Talaga, naman, nakita natin, di ba? Yung mga ano, yung mga bullets, talagang talagang tumatalim. Kaya magpaling balag na. Eto na, magpaka-atan dito, Bib. Let's go! Bakit ba babaan? Pero hindi naman kukonekta kasi yung arrow niya. Alam mo kung bakit? Bakit? Kasi inyos na. Nagtanong ng bakit. Pero eto na nga si Fen. Papas
pasok at may pakending-kending pa. And that would be a nice pick para sa side ng Team Payaman. Kasi kung tatanungin mo ako, Prof. B.C. Sumpak, parang kanina pa siya nabubuhay. Kanina pa siya nakaka-deal ng enough damage. And know that this is the Chango. Nasabi mo nga kanina, yung kanyang linear damage, tinatangki at tinatangki lang ng Team Payaman. Ayan. Para makabalik ang Team Payaman dito, tanungin mo ako dali, tanungin mo ako dali. Tingin natin dito. Para makabalik dito. Paano? Paano? Ano? Eh, wala. Bahala sila dyan. Hindi, para sa Lord. Feeling ko eh, nararamdaman ko, etong next Lord, pagka nakuha ito ng Team Payaman, hindi ito yung kakapanalo nila. Pero ito yung magiging susi para makabalik sa kanilang laro dito. Yung mga bala na binibitawan dito ng isang Claude, eh somehow babagal kasi they need to defend and yun yung pinaka-uptime dito ng isang show. Now, with that Shaman Force, dalahin nila yung clash na sama-sama sila. Yun ang ano, yun ang pinaka magandang pinakagawin ng Team Payaman, sama-sama jutsu. Ang problema lang, ang pinaka-counter naman ng Team Wangdu kasi dyan, yung split type or the Pogak gaming jutsu. Ihiwalay lang, tulad ng ginagawa ni Sagitno, napapareact ang 3-man dito ng Team Payaman. Ayun o, nagre-react sila halos parang kay Sagit. Sinabunutan na nga. O, ayan na nga. Let's go, Beep. Sinama-sama na nga nila ng mabilisan si Sagitno. Pero habang ganun yung nangyayari, Prof. B, iabala naman si Kizen. Si Kizen, iniispatan niya na nga at inuumpisahan na tong Lord. Tapos sabi naman ni Chester, pre, andyan na sila. Don't worry, we got you. Para lang yung ano yung kakilala natin eh. Diba yung kakilala natin si Santi? Malaki ang kanyang guardians. Muso. Shield. Yung guardian shield niya. Tsaka yung kanyang Numenum Blast, di ba? Talagang matik. Mashishieldan niya na lahat. Pero kung kanina yung Wangdu ang nauna, para nga naman dito sa spot ng Lord, eh ngayon medyo nagkabulto ka na. Winter Truncheon ni Kokomit Divan, pero siya rin ang mapapatumba. And look at that Lord, capitalizing dito si Johnny Linner and Mapagmahal 15. Na-secure na nga nila. Plus another setup nandito sa may taas. Sinapunutan ng bahagya. Si Kizen, hindi na nga siya binibitawan. Parang Mike Enriquez, sining hindi na nga siya tinatantantahan. And look at that. Dahil mamamatay din siya with a holy baptism right in your face. Prop ang kanya immortality dito, pero mabubuhay pa siya. At yung skirmish na ganito, masyadong napapowered up. Especially kapag iinom ka ng juicy lemon. Kasi pag nag-juicy lemon, matik, mag-win streak ka. Kakagulad nga naman ng maaaring makuha ng Team Payaman as of the moment, capitalizing yung dalawang pagpingas para sa Team Wangdu. At mukhang eto na nga to dahil si Sagutno gusto pa nilang sagutin at tigilan ang kanyang buhay. Pero yung minions nila, meron silang isang catapult, yes. Pero nice, bata lang ng arrow si tumumunti ka na siya mapatamba doon. Pero yung Lord natin, Prof, nandito na sa may top lane mo. Ang medyo mahirap na nga to. Though, it is just 15 seconds bago mag-respawn yung Claude natin na si Kizen. Hinga ang malalim para sa Team Payaman. Pansito, moving on na dito. Another round of Flip Top Beam. Let's go! Eto na nga, yung dalawang minuto. Para nga naman sa Team Wangdu. Para naman depensahan nito. Pero may pagsiyak. Look at that. Pinipigilan na nga siya para makapunta doon. Look at that power lock para sa side ng Team Payaman. And there you go. We'll be having a round 3. 1-1 ang score natin.